sa isang kantin sa eskwelahan ako nagtatrabaho. Ipinasok kasi ko ng kapitbahay nami bilang isang servidora doon dahil nalaman niyang naghahanap ako ng trabaho. Nasa 17 anyos pa lang ako nang magsimulang magtrabaho doon. At noong mga panahon na yon ay hindi pa ako nagkakanobyo. Wala pa kasi sa isip ko noon ang pumasok sa isang relasyon. Dahil may pangarap pa ako na gustong matupad. At isa na nga doon ang maipagpatuloy pa rin ang aking pag-aaral sa kabila ng kahirapan namin sa buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Carmen. Bata pa lang ay sila lola na ang nag-alaga at nagpalaki sa akin dahil nanggaling ako sa isang broken family. Nasa 5 taon pa lang daw ako noon nang magdesisyon ang mga magulang ko na maghiwalay. Hanggang sa naisipan daw ni Mama na mangibang bansa at iwanan na lang ako kila Lola. Noong una ay sinusustentuhan naman daw ako ni Mama. Ngunit nang makapag-asawa na daw ito sa abroad, ay hindi na ito nagparamdam pa. Ganun din naman daw si Papa. Na pagkatapos nilang maghiwalay, ay nisin ko ay hindi na nagbigay. Kaya naman sa abot ng makakaya nila Lola, ay sila na mismo ang umako ng responsibilidad ng mga magulang ko sa akin. Pinag-aral nila ako simula elementarya hanggang high school. Gusto pa nga sana nila akong pagtapusin noon ng kolehiyo. Ngunit nagkasakit naman na si Lola. Kung kaya't ako na mismo ang nagdesisyon na maghinto at magtrabaho muna. Nang sa ganon ay kahit papano ay makatulong naman ako sa kanila. Hanggang sa mapasok na nga ako sa kantin bilang isang servidora. Hindi naman naging madali para sa akin ang magtrabaho doon. Dahil kailangan ay mabilisan ang aming galawan. Marami kasing estudyante ang kumakain sa kantin na yon. Kasama na nga rin ang mga gurong nagtuturo doon. Kaya naman madalas ay napapansin ako ng aming supervisor. Dahil medyo may kabagalan ang aking kilos. O Carmen, pakibilis-bilisan mo naman dyan, iha. Naghihintay sila sir doon sa table nila. Anya ni Aling Nuning na siyang nagpasok sa akin doon. Opo, isiserve ko na po ito kila sir. Tugot ko naman dito na nagmamadaling binuhat na ang tray upang dalhin sa table ng mga guro. Ngunit nang ilalapag ko na ang isang mangkok na naglalaman ng tinolang manok, ay aksidente ko naman itong nabitawan. Dahilan para mabasa si Sir Lazaro. Buong akala ko nga noon ay magagalit ito. Dahil ayon na rin sa mga estudyanteng nag-aaral doon, ay istrikto at may pagkamasungit raw ito. Subalit ng aksidenteng natapunan ko siya, ay wala man lang akong nakitang bakas na anumang pagkagalit mula sa mukha niya. Naku po sir, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Paghingi ko ng paumanhin dito. Ano ka ba, iha? Ayos lang yon. Alam ko namang hindi mo sinasadya. At saka, baka pagod ka na rin. Wika naman ng matandang guro. O siya, pwede bang humingi na lang ng tissue para mapunasan ko ito? Magpapalit na lang ako mamaya ng damit sa room ko. Dagdag pa nito na agad ko namang kinuhanan. Noong mga sandaling yun, ay dun ko napatunayan na hindi pala talaga masungit si Sir Lazaro. Sa katunayan, ay maalalahanin pa nga ito. Kaya naman nakahinga ko noon ng maluwag. Sapagkat akala ko ay mawawalan na ako noon ng trabaho.
Ang patakaran kasi sa kantin na yon ay once na may magreklamo sa amin ay ora mismo tatanggalin na kami. Para tuloy ako noon nabunutan ng tinik. Lalo na nang magpaalam na ito sa akin nang matapos siyang kumain. Sinabi pa nito na masarap raw ang pagkakaluto ng tinola at isa nga daw yon sa paborito niyang pagkain. Pagkatapos naman ng insidenteng yon, ay maingat na akong nagsiserve ng mga pagkain. Ayaw ko na kasing maulit pa ang nagawa ko kay Sir Lazaro dahil baka tuluyan na akong maalis doon. Medyo may kasungitan at kahigpitan pa naman ang supervisor namin. At talaga namang todo bantay ito sa ginagawa namin sa kantin. Kaya naman mas pinagbutihan ko pa ang pagtatrabaho doon. Hanggang sa pati pagluluto na nga rin ay pinasok ko na. Isang araw, habang abala ko sa paghihiwa ng mga sangkap na aking iluluto, ay nagulat na lang ako nang biglang sumulpot doon si Sir Lazaro. Hinahanap nito ang aming supervisor. Ngunit nung mga oras na yon ay hindi pa ito dumarating. Hindi naman ito agad na umalis sa kantin at sa halip ay nakipagkwentuhan pa sa akin. Mamaya pa raw kasi ang klase niya, kaya hihintay na daw muna niya doon ang aming supervisor. Habang nasa kantin naman ito ay panay lang ang kwento niya sa akin. At ayon sa kanya ay last year na pala niya sa school na yon dahil magre-retiro na siya. Marami pang ikwento sa akin si Sir Lazaro tungkol sa buhay niya na talaga namang hindi ko inaasahan na sasabihin niya. Sa katunayan ay maging ang pagiging biyudo nga niya ay sinabi pa nito kahit hindi ko naman iyon tinatanong. Bigla tuloy akong nakaramdam ng pagkaawa dito dahil nag-iisa na lang pala siya sa buhay. At simula nang makakwentuhan ko ito, ay para bang gumaan na ang loob ko sa kanya. Kahit pa nga triple yata ang tanda ng edad nito sa akin. Noong mga panahon na yon, ay nasa 60 anyos na si Sir Lazaro. Kaya dapat nga lang na magretiro na ito. Ngunit hindi ko naman inaasahan na sa pagre-retiro niyang yon, ay mapapasama ako sa kanya. Sapagkat bigla-bigla na lang akong inalis noon ng aming supervisor. Nang malaman niyo ni Sir Lazaro, ay inalok ako nitong magtrabaho sa bahay niya bilang kasambahay. Bukod doon, ay handa raw siyang pag-aralin ako habang nagtatrabaho sa kanya. Dahil sa magandang offer niyang yon, ay tinanggap ko ang trabaho. Total naman ay hindi rin ako masyadong hirap sa bahay niya dahil nag-iisa nga lang siya. Ang mahalaga lang naman sa kanya ay ang maipagluto ko siya bago ito umalis. Pagkatapos kasi niyang magretiro ay nag-focus na lang ito sa negosyo niya. Sapagkat mahirap naman daw kung wala siyang gagawin. Labis naman ang pasasalamat sa akin ni Sir Lazaro nang tanggapin ko ang alok nito. Lalo na nang magdesisyon din akong manatili sa bahay niya habang may trabaho ako. Ayaw ko kasing pauwi-uwi pa dahil medyo may kalayuan din ang bahay ni Sir sa bahay namin. Isa pa ay kung uuwi rin ako araw-araw ay baka ako lang rin ang mahirapan. Sapagkat malayo sa amin ang kolehiyong papasukan ko. Kaya mabuti na rin siguro na mag-stay in na lang ako kila Sir Lazaro. Nang sa ganon ay makatipid na rin ako sa pamasahe. Mabilis na lumipas ang araw. At naging maayos naman ang pagtatrabaho ko at pakikitungo sa akin ni Sir. Sa totoo
totoo lang ay hindi ko nga akalain na ganun pala kabait ito. Dahil nung unang kita ko sa kanya ay kinatatakutan siya ng mga estudyante niya. Nang tanungin ko naman siya tungkol sa bagay na yon, ay natawa pa ito. At sinabing ganun lang daw talaga siya sa mga estudyante niya, para maging disiplinado daw ang mga ito. Marami daw kasi sa mga estudyante niya ang matitigas ang ulo at tamad mag-aral, kung kaya't kailangan niyang maging istrikto. Sa bagay namang yon ay sinang-ayunan ko si Sir, dahil nagdaan din ako sa pagiging estudyante. At katulad nga ng sinabi niya, ay may mga kaklase rin ako noon na pasaway at puro gulo lang ang gustong gawin. Kaya naman simula noon ay naging idolo ko na si Sir Lazaro. At sinabi ko sa aking sarili na gusto ko rin na maging isang guro katulad niya. Sinuportahan naman ako doon ni Sir. Bukod doon ay tinuturuan pa nga niya ako sa mga assignments ko. Paminsan-minsan rin ay hinahatid niya ako sa eskwelahan na pinapasukan ko. At may mga pagkakataon pa nga na sinusundo rin niya ako. Nung una ay buong akala ko na kaya niya yun ginagawa ay dahil apo o anak na ang turing niya sa akin. Subalit nang may mangyari sa aming dalawa, ay doon ko na nalaman ang totoong nararamdaman niya para sa akin. Nakakahiyaman aminin ay pumatol ako kay Sir Lazaro. Hindi ko nga alam noon kung bakit at paano ko yun nagawa. Basta may bahagi lang sa pagkatao ko ang hindi tumutol nang halikan ako nito sa aking labi. Nakainom noon si Sir, at habang pinupunasan ko siya sa kanyang kwarto, ay nagulat na lang ako nang pigilan niya, at bigla na lang halikan sa aking labi. Itutulak ko nga sana siya noon, pero may kung ano ang nag-udyok sa akin upang gumanti sa mga halik niya. Pakiramdam ko nga noon ay parang boltahe ng kuryente ang init na dumadaloy sa aking ugat. Lalo na nang maramdaman ko ang pagdampi ng palad ni Sir sa aking pinakaiingatan. Napasinghap na nga lang ako noon at hindi alam ang gagawin. Hanggang sa tuluyan na akong lunurin ng halik na iginagawad sa akin ito. Sa totoo lang ay first time na nangyari sa akin yon. At talaga namang walang kasing sakit ang aking naramdaman nang abutin na ni Sir ang langi. Ngunit nang tumagal, ay unti-unti ring nawala ang sakit. At napalitan iyon ng masarap na pakiramdam. Sa patuloy na pag-indayog ng katawan ni Sir, ay sinasabayan ko lang yon na para bang kami ay sumasayaw. At nang matapos, ay pareho kami nitong pawisan. Hanggang sa magkatabing nakatulog sa kama niya. Nagising na nga lang ako na wala na si Sir sa tabi ko. At mukhang pumunta na siya sa negosyo niya. Kaya naman, agad na akong nagbihis at naliko para pumasok na rin sa eskwelahan. Pagdating ko naman kinahapunan, ay nagulat na lang ako nang madat na si Sir sa bahay. Pangkaraniwan kasi ay gabi itong dumarating. Nakita ko pang tila umorder ito ng mga pagkain na para bang may sineselebrate. Nang tanungin ko naman siya na kung para saan iyon, ay nabigla pa ako nang malamang birthday pala niya ng araw na yon. Bukod doon ay para rin daw sa akin yon, dahil ipinagtapat niya na mahal na raw niya ako. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ba ang isasagot kay Sir. Dahil ang unang pumasok sa isip ko ay napakalaki ng agwat ng edad nito para sa akin. Kung tutuusin nga,
ay halos lolo na rin kasi ang turing ko sa kanya. Kung kaya't nabigla talaga ako sa mga nangyayari yon. Naisip ko na lang tuloy na magpaalam na muna sa kanya para umuwi sa aming bahay. Pumayag naman ito sa kabila ng kaarawan niya. Kaya naman iniwan ko siyang mag-isa kahit pa nga alam kong kailangan niya ako. Noong mga panahon kasing yun ay gulong-gulo talaga ang isip ko. At alam ko na umaasa rin si Sir na masusuklian ko ang pag-ibig niya. Ngunit sa puntong yun ay hindi rin ako sigurado kung ano ba ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Hanggang sa na-realize ko na nga lang na mahal ko rin pala ito. Kaya siguro nagawa ko rin na patulan siya. Sa katunayan nga ay nang nabalitaan kong naaksidente ito ay halos manlumo talaga ang buo kong pagkatao. Hanggang sa dali-dali akong sumugod doon nang ibalita sa akin ng aming kapitbahay na dinala daw si Sir Lazaro sa hospital. Hindi ko nga nun alam kung bakit ganun na lang ang takot ko nang malaman yun. Pagdating ko ron ay halos maiyak naman ako nang makita ang kalagayan niya. At kung hindi ko siguro siya iniwan ay baka hindi nangyari yon sa kanya. Nang makita naman ako ni Sir Lazaro ay parang biglang sumigla ito. At nung mga sandaling yon ay dun ko na-realize na may puwang na rin pala siya sa puso ko. Kaya naman naglakas loob na rin akong aminin yon sa kanya. At simula nun ay napabilis ang pag-recover niya. Nang mailabas naman siya sa hospital ay nangako ako rito na hindi ko na siya iiwan pa. At kahit marami akong naririnig na hindi maganda tungkol sa aming dalawa ay hindi ko yon pinagpapapansin. Basta ang mahalaga lang naman sa akin noon ay masaya kami ni Sir nang magkasama at walang taong natatapakan. At kahit malaki man ang agwat ng edad niya sa akin ay ayos lang. Dahil sa mata ng Diyos at sa harap ng altar ay pantay lang kaming dalawa na nagmamahalan sa isa't isa. Higit sa lahat ay pareho kaming sumumpa na kahit anong mangyari ay walang makakapaghiwalay sa amin. Lalo na ngayon na may anak na kami. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Carmen.